Nalaman na nga ni Severino ang katotohanan ng pagpapanggap ni David bilang tanggol, kaya mabilis niyang sinundan si David para komprontahin sa kanyang nalaman na isa itong malaking kasinungalingan at huwad na anak ni Ramon. Kakaalaman tayo ngayon. Mabilis ngang tumawag kay Olga si David na may takot at alalang-alala dahil buking na ang malaking sekreto nilang pinakaiingatan at anumang oras ay sasabog na ito. Kaya pagalit na sumagot si Olga na gawin ni David ang parte niya at gumawa ng paraan para hindi na malaman pa ni Ramon ang tinatago nila at pinakaiingatang lihim. Oh, ano? Alam na ni Severino ang totoo na nagpapanggap ako bilang tanggol. Gawin mo ang parte mo para hindi tayo mapulilyaso. Sinadya naman na magpakita ni Lucio sa mga tauhan ni General Augustus upang gumanti at maipaghiganti ang pagkamatay ni Yoli. Kaya naman dadalhin niya sinamulong kung saan naroroon sina Primo para magbanggaan at magubusan ng buhay ang dalawang grupo. Siguro ko dalalhin niya tayo kay Primo. Gulat na gulat si David nang makita niyang nasa likod niya na si Severino. Kasabay ng pagbigkas nito na isang malaking huwad si David. Nagmakaawa naman si David at nakiusap na huwag nang sabihin kay Ramon ang nalalaman niyang ito. Kaya naman nag-alok si David kung pwede ay pag-usapan na lang nila at magbibigay siya ng malaking halaga. Ano naman kaya ang gagawin ni David sa pagkakataong iyon? Makakalabas pa kaya ng buhay si Severino at masasabi kaya ni Severino kay Ramon ang kanyang natuklasan? Tanggol! Isa kang buwan! Tanggol! Nakaluhod na ako. Sana pwede natin pag-usapan to? Walang katumbas na pera ang katapatan ko kay Boss Ramon. Lino! Habang nag-iisip naman si Tanggol, nais niyang gumawa ng paraan para makalabas at mahanap ang pumaslang kay Mokang. Kinakailangan makagawa ko ng paraan para makalabas dito at hanapin ang pumunta kay Mokang. Dumating na nga ang araw ng selebrasyon ng Prison Week kung saan ito na ang hudyat para isagawa ang maitim na plano ni Nabong. Masaya ba kayo? Pero walang manggugulo. Enjoy! Kompleto na sila.